Madami pa din ang nahihirapang umunawa kung ano talaga ang pondo at poder at kung paano tumatakbo ang isang orasyon gamit ito. Ano nga ba ang halaga nito para sa orasyon? Narito po ang isang paraan para mas madaling maunawaan ang tungkol sa pondo, poder at orasyon. Pero bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa channel ko, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago po akong upload na video. Ang poder ay isang enerhiya o lakas. Ito'y isang sangkap na iipunin mo para lumakas ang patatakbuhin mong orasyon. Karaniwan itong mas mahaba kaysa sa pondo. Kalimitan, ito'y panalangin o mga salitang ipinapatungkol sa pondo at ito din ang lakas na gagamitin ng pondo para tumakbo ang orasyon mo. Kung malimit kang magpoder sa pondo mo, ay mas malakas ang enerhiyang gagamitin ng pondo mo para mas mapalakas ang orasyon mong pagaganahin, lalo na't mga pang-atake ito o mga pang-depensa sa mas malakas na itim na enerhiyang makakalaban mo. Tinatawag din itong pakain o pampalakas sa gamit. Kapag wala ito, ay malamang na manghina ang pondo mo o wala siyang pagkukuhanan ng lakas para gamitin sa orasyon mo. Kalimitan din itong ginagamit bago tumawag sa pondo o bago mag-invokasyon. Kung ihahambing natin ito sa isang armas, ay maihahalin tulad natin ito sa isang baril na siyang gagamitin mo. Ano naman ang pondo? Ito naman ang kakatawan sa naipon mong enerhiya o poder. Ito ang magpapagana ng orasyon mo at magre-release ng lakas na naipon mo. Kalimitan itong mas maigsi lamang sa poder at naglalaman ng mga sagradong pangalan o mga pangalan ng Diyos. Siya ang pag-iipunan mo ng lakas o poder mo at kaya niyang ireserba ang iipunin mong lakas hanggat sa gusto mo na itong i-release para magpatakbo ng orasyon. Mas malakas ang poder, mas malakas ang pondo at mas malakas na enerhiya ang may bibigay niya sa iyo. Kung ihahambing natin ito sa armas, kung ang poder ay baril, ito naman ang uri ng baril na gagamitin mo. Kung ito ba ay paltik o 38 o 45 o shotgun at maaaring ding AK-47. Pagtaas ng antas ng pondo o pangalang iniingatan mo ay pagtaas naman ng baril na gagamitin mo. Ano naman ang orasyon? Ito naman ang aksyon o gawa na gusto mong mangyari. Ito ang paggagamitan ng naipon mong poder o enerhiya na siyang patatakbuhin naman o pagaganahin ng pondo mo. Kalimitan, ito'y mga maiigsi lamang na salita o hiling na gusto mong mangyari. Kalimitan, ito'y may pamilin kung para saan at paano ang paggamit. Minsan, may kasama itong susi o llabe na siyang kabuuan ng orasyon. Kalimitan din itong kasama sa mga testamento na sadyang kasama ng pondo mo o ng Diyos na pinagdedebosyonan mo. May mga orasyon na mga sagradong salita na kahit sinong Diyos mo ay mapapatakbo niya ito. Depende sa proseso mo o tinatawag ng iba na paobra. Gamit ang iisang pondo at poder ay kaya niyang ipaobra ang iba't ibang uri ng orasyon. Ang orasyon din ang itinataya sa pabaril at kalimitang mga isinusulat sa librito para hindi makalimutan at mapakinabangan ng mga susunod na gustong mag-ingat ng mga bagay na ganito. Kung ang poder ay baril at ang pondo ay uri ng baril, ito naman ang kakatawan sa bala na siyang ilalagay mo sa baril na papuputukin ng pondo. Kung ang orasyon ay may susi, ito ang kakatawan sa gatilyo na sa oras na bigkasin mo ang susi ay parang kinalabit mo ang gatilyo ng baril na hudyat ng pagputok o pag-release ng ikinasamong baril o ikinasamong gamit. Kung sa labanan ay magiging handa ka bago umalis ng bahay ay ikakasamo na ang gamit mo at sa oras ng labanan ay maaring susi na lamang ang bigkasin mo lalo na't mabilisan ang pangyayari. Tandaan nyo lamang po na ang aking ibinabahagi ay mula sa sarili kong opinyon. Maaari nyo lamang po itong gawing gabay o pagkuhanan ng ideya para mas maunawaan nyo ang proseso kung paano ginagamit ang poder, pondo at orasyon. Shoutout po sa mga kapatid nating sina Bruno Emras, Epipani Parilla at Beverly Samar.